Hello mga kaibigan! Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Magandang hapon sa inyong lahat dyan! Welcome to my Sari-Sari store. Ayan, punong-punong ang ating Sari-Sari store ngayon, no? Ngayon kaibigan, masaya si Ate JB kasi may good news ako. Good news talaga ito para sa akin, lalo na sa mga kapwa ko rin Sari-Sari store owners, no? Na nandito sa amin, no? Talisay City. Kasi alam nyo ba kaibigan, merong wholesaler no ng isang produkto, wholesaler, supplier na kabubukas lang no? This week lang or this month, okay, this month kaibigan no? Ayan, ang itinitinda nila kaibigan ay yung patok talaga na produkto nowadays sa isang sari-sari store. Wala kong ibang tinutukoy kaibigan ay yung tinatawag na tinagamis. Nasasabi ko talaga na patok kaibigan kasi parating naubos yung mga gamis ko. And ngayon lang ito no, this year lang kasi noon kaibigan last year, wala talaga akong tindang gamis kasi naman hindi ko alam na may gamis para na ano produkto no. Kaso nakita ko sa mga vlogs ng kapwa ko sari-sari store owner kaya naghanap talaga ako. May nakita ko sa palengke at sa supermarket, ayan sa Gaisano Fiesta Mall, nakita ko na may gamis. Parati talaga akong bumibili ng gamis kaibigan, katulad nito at ito pa no, wala nang laman yung iba. Nilagyan ko na lang ng ibang panindan. So ito yung mga lalagyan ng gamis noon kaibigan na binibili ko sa supermarket. So marami na ito kaibigan, ni-recycle ko lang yung mga plastic containers, nilagyan ko ng magic syrup at kung iba-iba pa. Ito yung binibili na ko palagi talaga kaibigan noon, no? Ayan, so yung isang plastic container kaibigan, meron itong 120 pesos na gamis. 120 at ang halaga nito ay, puhunan nito ay 100. Lumalabas kaibigan na bawat 100 pesos na kapital mo, kikita ka ng 20 pesos. Kasi nga 120 pesos minus the puhunan is equal 100 pesos. No? Yung puhunan ka, kaya meron kang 20 na kita kaibigan. No? 20 pesos ang profit mo. Pero masaya si Ate JB kaibigan kasi may wholesaler ng gamis. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ganito ang itsura kaibigan. Tatlo yung binili ko, no? Ganito ang itsura kaibigan. Every pack ay this contains 2.5 kilogram of gamis kaibigan. So nagtanong talaga ako doon sa in-charge kung makakasave ba ako. Ang sabi makakasave daw ako. Kaso hindi alam kung magkano no or ilang piraso ba no ang laman nito. Kasi by kilograms kasi no, by kilos 2.5 kilograms. Ito kaibigan, alam mo na kung magkano kikitain mo kasi 120 pesos, puhunan is 100, so meron kang 20 pesos na kita. Ito kaibigan, hindi ko pa alam, pero try lang talaga si Ate JB, no? Ayan, I take the rest kaibigan, kasi naman, alam ko naman talaga na pag wholesale yung binili natin, mas malaki yung ating profit. Kaso hindi pa talaga ako sure dito kaibigan. Kaya ang gagawin ko ngayon, ayan, ika-count ko kung ilang piraso, ba, no? How many pieces ba ang laman ito? Ang bili ko nito kaibigan ay 310. So, kailangan lumagpas ng 310 pieces. So, aside from this gamis kaibigan, bumili rin si Ate JB ng mga plastic containers. Papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko kaibigan, no? Kasi wala tayong paglagyan ng mga gamis. Kasi pag by kilos yung binili mo kaibigan, hindi kasi siya nakasilid sa plastic containers. Hindi katulad dito kaibigan na meron na siyang libre na ano, free na plastic container, no? Kaya ang ginawa niya ni JB, aside from buying that gummy, ay bumili na rin ako ng plastic container kaibigan, no? Ang halaga nito ay 60 pesos, bali 8 pieces siya, no? So, sa 60 pesos mo, meron kang 8 pieces of plastic container. So, bali, hindi siya umabot ng 10 pesos yung puhunan mo bawat isa. 9 pesos na siguro mahigit na kung hindi nakakamali si Ate JB. So, mura na rin kaibigan, no? Kaya, dapat bumili ka rin ito kaibigan pag bibili ka ng ganitong gamis by kilogram para meron kang paglagyan. Ayan. So, ngayon kaibigan, ang gagawin ni Ate JB, no? Ika-count ko ito. Ika-count ko yung gamis kaibigan kung ilan ba talagang piraso ang laman ng 2.5 kilograms of gamis. Ang sabi kasi doon, no? More or less 500 pieces daw. So sana naman talaga kaibigan, no? Para masure si Ate JB na malaki ang kikitain ko rito, ika-count ko ito kaibigan, no? Mag-count tayo ngayon. Sana kaibigan, kung magustuhan mo man yung content ni Ate JB ngayon at makakuha ka ng simple pero effective, useful tips
para mapalago yung sari-sari store mo at hindi ka pa nakapag-subscribe kay Ate GB, sana mag-subscribe ka na kay Ate GB at pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Tara kaibigan, no? Umpisahan na ni Ate GB, i-count kung magkano ba talaga or ilang piraso ba talaga ang laman ng 2.5 kilograms stock of gummies kaibigan, no? Hindi ko na lang kayo isasali sa pagka-count, baka ma-board kayo. Babalik si Ate GB at papakita ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung ilan ba talaga ang laman nito. Ayan mga kaibigan, natapos rin sa pagka-count ng mga gummies si Ate GB. Ito na yung lalagyan ng gummies natin kaibigan, no? Na 2.5 kilogram. Ayan, so natapos na talaga si Ate GB, no? Nakagawa ako, naka-count ako ng apat na ganito kaibigan. Apat na plastic containers. Ayan, ipapakita ko sa inyo, no? Bawat container kaibigan, no? Bawat container meron siyang 120 pieces of gummies. So 120 times 4, 480 lahat kaibigan. So 480 ang laman ng isang 2.5 kilogram na pack na gummies kaibigan. So ang puhunan ni Ate GB sa 2.5 kilograms na gummies ay 310. At ayan, nakakount tayo ng 480 pieces of gummies. So 480 minus na puhunan na 310, ang lumalabas ang profit natin kaibigan ay siguro roughly 170 pesos. Minus dito na container, siguro ang clean na profit natin ay 150 pesos. Okay na yun kaibigan, no? Sa 300 natin, meron tayong 150 pesos na kita. Ito kaibigan, 100 times 4, dali kasi yung 100 pieces, 120 pieces times 4, so 480. So 20 times 4 nito, sa 2.5 kilograms na nakasilid rito, ayan, so 80 pesos lang ang ating kikitain sa ating 300 na puhunan pag per container. Pero pag hindi per container kaibigan, ang ating 310 na puhunan, kikita tayo ng 150. So dito per container kaibigan, ang profit natin ay konti lang. Pag 2.5 kilogram, malaki ang ating profit. Kaya mas maigi talaga kaibigan na ito ang bilhin nyo. Instead na per ganito, no? Instead na nakalagay siya sa plastic container, ito yung bibili nyo kaibigan, no? Tip ko lang sa inyo at bibili na rin kayo ng plastic container. Mas malaki ang kikitain nyo kaibigan, no? Mas malaki ang profit nyo. Malaking tulong talaga sa ating sari-sari store business. So ayun mga kaibigan, no? Naipakita ko na sa inyo at naipalam ko na sa inyo kung ilan ang laman ng 2.5 kilogram pack na gummies. Ang laman nito kaibigan, again, ay 480 pesos. Okay, at ang puhunan natin ay 310 pesos. So may profit tayo na 170 minus the plastic container, 20 pesos. Ang profit natin, o clean profit natin ay kumita si Ate GB ng 150, no? 150 pesos. Sa puhunan na 300, meron tayong profit na 150. So malaki na rin talaga yung kaibigan, no? 50% ang ating kita, lagpas sa ating kita dito sa sari-sari store na kadalasan 15 to 20%. Sa gamis, 50% ang kikitain natin pag ganito ang ating bibilin kaibigan, no, per kilogram. Ayan, kung mas medyo malaki-laki ang puhunan mo kaibigan, huwag ka munang bumili ng yung pinakita ko sa kanina, no, na per container kasi konti lang talaga ang kikitain nyo ron. 100 pesos na puhunan, tutubo lang kayo ng 20 pesos. Okay, dito malaki ang puhunan, no, kaibigan, 310, pero malaki rin ang ating kikitain. So, dapat wise-wise tayo, kaibigan. Kung meron kang puhunan dyan, ayan, huwag mo patulugin ang iyong pera, no? Mamili ka na, mag-grocery ka, mamalingki ka. And itong gamis, kaibigan, dapat per kilogram talaga ang bilhin mo para mas malaki ang iyong profit. Huwag kang mag-alala kaibigan, huwag kang ma-worry. Lahat tayo aasinso ang buhay natin. Basta madiskarte ka, masipag ka, may tamang disiplina ka sa sarili. You have God in your life. Talaga kaibigan, hindi imposible ang upasinso sa buhay. Basta, sipagan mo lang, magdiskarte ka talaga ng maigi. And dapat may enough knowledge ka paano palaguin, paano ang tamang paghandol, pagpapalakad ng negosyo kaibigan. Again kaibigan, no, maraming salamat sa inyong always na pagsubaybay, pagmamahal kay Ate GB. Aasinso talaga tayong lahat kaibigan, tiwala lang. Maraming salamat po. God bless.